Uy! May 850 bonus ako! Share mo naman yan. Baka naman. Ah! Ano sa tingin mo? Sino man nanalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Ano sa akin? Ito. Sino? Boom! Ready na ba kayo? Ha? Papanisin ko yung mga team nyo. Oh. Sumabay-bay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo! Tara! Nood at chat na tayo! Arena Plus Live. Watch, play, and win. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Capitana Sisa. Same, pero iba! Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM! Parga, wag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! O diba, happy Friday! Mga pangga, o maganda na naman ang shade natin. Correct. Diba, black and white, yeah. Gray and white. It's so basic, diba? Pag Friday talaga, diba? Ang sarap bumalik sa basic. Balik, diba? Ay, ano naman ako, parang baliktad naman ako. Kasi bakit? Kung kailan naman Friday. Doon ka, ano, bonggang-bongga. Oo, saka naman ako ano ba yan? Ano yan? Naglalaro kasi ako ng, ano, Arena Plus. Tama, diba? Pag Friday, kumukuha ng budget. Laro-laro ng Arena Plus, diba? Na nakakaloka. Uy, bago ang lahat, hindi ba? Bago tayo tumungo sa ating chika sa arena, ayan, inibitahan po natin ang lahat ng ating mga pangga na sa darating na Lunes po ay samahan niyo po kami dyan sa Quezon City Memorial Circle para sa Grand Oath-Taking Day ng Red Cross QC Chapter. Doon po sa mga gustong mag-volunteer, pwede po kayo magparehistro dyan sa Quezon City Memorial Circle sa darating na Lunes. Ay, wow. O, diba? Na nakakaloka. At syempre, doon sa mga aming mga team replays, ang tabayanan nyo kami bukas si Tita Cora sa Batangas. Kung anong meron. Sekreto. Diba? Baka bigla nyo kami makita dyan bukas sa Batangas. Eh, diba? Hello po sa inyo. Diba? Syempre sekreto pa yon kung anong mana. Pero eto na mare, tumungo na tayo sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. Bakit? Dahil nandito na ang baklitas. Walang rhyme. Pinilit. Pinasok na lang ng bonggang-bongga. Diba? Uy, hello-hello po sa ating mga panggan. Ako, eto na ang ating chika sa arena. Atin pa rin yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Naku mare, grabe ang bakbakan ngayon sa Western and Eastern Conference ng NBA dahil last two games na lang mare at next week magsisimula na ang playoffs. Ay! Ito ba yung parang finals na mare? Hindi pa naman. Kasi kumbaga parang 10. Kumbaga itong, kumbaga sa Miss Universe, top 10. Kumuha na ng top 10. Ay. Para maglalaban-laban sa swimsuit and evening gown competition. Teka, mare. Sino ba yung mga nangunguna? Nako, eto na nga para sa Eastern Conference, nangunguna pa rin ang Boston Celtics. Ayan, sinunda naman ng Milwaukee Bucks. Ay! Ang mga Bucks. Mumulwa. Milwa. Tapos sinundan naman ng New York Knicks, ang Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Chicago Bulls, at Atlanta Hawks. Nako, since last two games na lang yan, nako, mukhang eto, kompleto na ang Eastern Conference. Mm-mm. Pero para naman sa Western Conference naman, ang Denver Nuggets ang nangunguna sa kanilang listahan. O, diba? Ang Minnesota
Timberwolves. Minnesota. Diba? At syempre, pangatlo ang Oklahoma City Thunder, ang LA Clippers. Oo. Gusto mo yan na nakiks lang. Gusto ko yung mga Clippers at mini Thunders. Syempre, mga pang lima ang Dallas Mavericks. Mga pang anim ang New Orleans Pelicans. Uh-huh. Ayan. Phoenix Suns naman. Sacramento Kings. Los Angeles Lakers. At Golden State Warriors. Since dalawa na lang ang nalalabing, alam mo yung games, ay mukhang, alam mo yun, hindi na makakahabol ang kuponan kung saan kasama etong si Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Ang kanyang kuponan. Hindi pinalad na makapasok, Mari, sa top 10 na maglalaban-laban sa playoffs ng Western and Eastern Conference ng NBA. Ay, nakakalungkot naman. Pero okay lang yan. Mm. May next time pa naman. Oh, yeah. Tama, di ba? Mari, may chichika lang ako. Isingit ko lang. Sige, go. Basketball din ito, Mari. Ay, gusto ko yan. Dahil sa 2024 PBA D-League Aspirants Cup, Mari, ay panalo ang CEU contra Go Tokaro St. Clair. Ay, nanalo kami! Oh, CEU! Oh. Alma mater! Sa ano, sa score, Mari, na 73-7269. Wagiri ng Eco Oil Lasal against sa Kenzel Basketball sa score na 144-175. Sorry. Oo. 144-75. Oh, in fairness. Nakaka-proud, Mari. Ano? Mm. Dahil tatlo kami dito sa stasyon natin. Oh. Ang alma mater po namin, ICEU. Ano nga, Mari, ang ano? Yeah. Ang... ano yun? Him ng CEO. Mabuhay ka aming pamantasan. Ay, iniba mabuhay na. Mabuhay ka bunying sentro eskolar. Oh. Hindi ba yung kay Sara Herori mo yun, Mare? Yung tala? Hindi. Yung CEO? CEO ang pag-ibig ko. Charis. Okay, next. Diba? Congratulations. We are so proud. Hindi ba? Mga scholarians. Congratulations din sa LaSalle, of course. Correct, hindi ba? O, lagi naman sila namamayagpag. Correct. Even sa, ano yata, volleyball, di ba? Talagang rumaratsyad to the highest level. But anyways, mga Marseille, yan po muna ang ating chika sa arena. Atin pa rin yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Ay, may habol ka ba? Wala na. Eto na, ano, kumare. Mukhang ang usapin na naman na ito ay, nako, nakakaloka. Alin? Kung meron nagtatalo na naghahabulan, eto mukhang naggagayahan, di umano. Ay, bakit? Sino yan? Ay, dahil recently lang, Mari, hindi ba? Alam naman natin na ang Especially For You ng Showtime ay putok na putok talaga. Mm. At talagang inaantabayanan, hindi ba? Lalong-lalo na. Eto ni Cheryl Cosim na nakatutok na naman sa akin. Na nasa istasyon kung saan na-i-issue yung isa. Ay, nakakaloka ito. Eto na, Ma'am Cheryl. Eto na, makinig ka ha, Ate She. Nako, nakakaloka. Dahil nga, ba diba, inuulan ngayon ng samut-saring batikos. Ultimo ha? Ng mga legit... Ay, gusto ko yun. Ulitin natin. Inuulan ng samut-saring batikos? Ha? Late maging OA. Ha? Hotdog? O, oh, diba? Nang ultimo daw, yung mga legit double cards. Dahil? Medyo tipong parang yung iba daw, kine-question. Kasi meron din silang portion ngayon na nabuo. Na kung saan nga naman daw, similar sa may Especially For You ng Showtime. Kasi itong That's My Boyfriend. Teka lang, na That's My Boyfriend. Teka, unahin muna natin, Mare. Ano ang format? Kasi parang ganun din daw yung tema na kung saan nga naman meron silang mga pinagbubuklod na mga magkakaibigan. Ay, may guess din sila ng mga dating na may mga ganun din. Tapos parang portion na ito, yung may mga ganyan. Ako personally, hindi ko kasi napanood. Ah, talaga? Oo. Ako pinanood ko siya kahapon talaga kasi syempre gusto kong malaman yung portion kung saan nga ba, bakit nagre-react yung iba na para ba tipong, ay, sabi ng iba kasi wala na po ba kayo maisip na iba pang format, kailangan same format. Although na iba ang title, iba din naman yung pagkaka-execute. Mm-hmm. Pero kung titignan mo, parehas din tungkol sa magkakaibig, sa tungkol din magkasintahan. Sa mga yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman may mga iba naman at nag-trend ito over social media na ultimo yung ibang mga manonood ay medyo parang
nadismaya nga ba? Diba, correct me if I'm wrong, ha? Nadismaya, kasi base sa binasa kong mga comments ng ilan, is para bang, ano mo yun, followers naman talaga sila. Aminin man na natin na talagang haligi na ang Itbulaga. Pero sa portion na ito, parang sinasabi ng ibang mga legit lover cats, marami kayo mga original talaga na mga games. Super Serena. Diba? Na dapat yun ang mga binuhay nila. Hindi yung tipo, nakakatuwa kasi nag-i-evolve. Kumaga parang nandun sila, kumaga nagsa-step forward sila dun sa mga dati na nila nakagawian, diba? Kasi diba, meron din sila mga finormulate na mga portions katulad ng Voltes 5, diba yung mga ganon? Yung tungkol sa mga, alam mo yung baklang halaman, ganon. Ay, hindi, baklang bato pala, sorry. Diba? Baklang bato! Yung mga Borta! Borta's 5! Ako baka mamay. Borta's 5. The views and opinions of my... Baklang bato. Borta's 5. Hindi baklang diba? Bato. Oo, yung mga, alam mo yun, na... Ano matawag sa kanila? Baklang mamasel, gano'n. Baklang mamon, gano'n. Hindi kasi sa, ano, sa... Sa 90s, di ba kapag sinabing baklang bato, parang antigas ng pagiging baklang. Hindi, kasi di ba yun yung mga, di ba, yung may mga masel-masel, sige, tapos yung mga natin. Paminta, yun yun. From baklang bato to paminta. But anyway, Mare. Kung baka alam, sa paminta sila yung baklang buo, gano'n. Walang grinder. Hindi durug. Pero Mare, alam mo, sa totoo lang, hindi kung sakali man na nanggagaya nga itong Itbulaga, bet, di sino kung sino na lang pinakamagaling na mag-execute. Oo, diba? Yung mga ganong aspeto. Kumaga parang wala naman, alam mo yun, yung iba naman din, siguro, hindi naman totally talaga na na binabash ng todo. Kumpara naman, napupuna syempre. Napupuna lang. Alam naman natin yung mga pupuna talaga is yung, alam mo yun, galing sa kabila, kung kanino mga kampo niya. Diba? Na parang tipong, yun lang naman na kanilang parang napansin. Na parang tipong, ha, talaga, na pwede na mabuhay. Alam mo, may napansin ako. Ano? Teka lang, nabanggit mo kasi yung pansin. Tinitignan ko yung sarili ko. Oh, bakit? Parang, ano? Kamukha ko nga si Miss Jessica So. Ay, talaga ba? Hi, Miss Jessica. Jessica! Oh. Lumipad ko yan. Ang aming team. Ay, hindi kami lumilipad. Ano lang? Guma. Oh, guma pa nga ang aming team. Sa mga gusto ko makita at makita si Kapitana Sisa, magtungo kayo sa Facebook Live ng Energy FM. Tama, hindi ba? Pero alam mo, Mare, eto nga ang ano ko, no, opinion ko dyan sa gayahan. Hindi naman nila kailangan maggayahan eh. Actually, di ba? Magkaiba naman yan, for sure. Meron naman yan, ano, may pagkakaiba naman yan. Yung may pang, yung gayahan talaga na nagyari, yung nagsarang, ano, yung nagsarang noontime show. Yun talaga. Pinalitan lang yung title, literal. Pero yung nga, hinihiling ng iba na sana maibalik yung mga Pinoy henyo kasi since naibigay naman sa kanila yung rights ng Itbulaga and all of the, yung marami. Suffer Serena. Yun ang nakakatawa. Suffer Serena. Super Serena. That's my boy. Ay, sa kanila ba yung Mr. Pogi, di ba? Mr. Pogi. Di ba? Diyan unang sumikat si, diyan na-discovery si Jericho Rosales. Rosales. Di ba? Para sa mga hindi nakakaalama. Ang Jericho Rosales ay produkto ng Itbulaga. Di ba? Laban o bawi. Di ba? Yung mga ang dami. Yan yung mga namimiss, di ba? Itbulaga baka naman. Di ba? Tsaka sana Itbulaga. Alam mo, makalaro kami ni Tita Cora sa Give Me Five. Meron pa ba sila nun? Meron pa. Hindi na ako nakakanood ng television. Yung Give Me Five, di ba? Pero yun nga lang naman, di ba? Na tama ka din doon sa sinabi mo, no, Mare, na choice pa rin naman nila yun eh. Yes. Kung gusto nyo panoorin, kung hindi. Kung hindi kayo natutuwa, lipat. Oo. Diba? Kung natutuwa man kayo, di panoorin nyo. And for sure, hindi naman ito magiging ano issue kila Meme. Oo. Kasi nga, di ba sinabi nila ni Meme dati na hindi naman namin kayo i-compete. Sasamahan lang naman namin kayo sa pagpapasaya. Correct, di ba? Alam mo, ang gumagawa lang ng issue kung sino, ay, yung mga sumusok. Di ba? Sila lang naman yung gumagawa ng issue. Sila lang naman yung galit ka lang. Yung mga sumusuporta din. Oo, oh, diba? Mga nagtitext. Ano sumusuporta dun sa ano? Sa buwak-buwak-buwak. Uy, alam mo ba? Tinawag tayong trolls. Talaga ba?
May troll. Hindi ko na sa'yo pinadala yun. Di ba mga trolls, Mari? Yun yung mga ano, yun yung mga binabayaran. Yung mga katas ang kulay, di ba? Yung may makulay ang buhok. Eto nga, wala ka na buhok. Eto, nagplansya na trolls. Bakit ba? At least, ano, di ba? Parang trolls. Oo. Parang, ano, trolls. Yung mga trolls, yung mga tutsang ang buhok. Di ba yung mga kagano? Nagplansya na ako. Ay, nako, nakakaloka. Sana kayo din. Diba? Pero yun na nga, diba? Bigyan naman din natin ng ibang chance. Kaya nga na sinabi natin, naman iba naman din yung kanilang gustong patunguhan. Kasi para din niyang karinderya, diba? Na lahat ng tao nagtitinda ng ulam. Diba? Tabi-tabi yan. So it's up to you kung saan mo nalang gustong kumain. Kanya-kanya silang version ng ano, ng sinigang. Connect, may kanya-kanyang version ng adobo. Pakbe. Diba? Yung mga ganong aspeto. Wag na lang po natin, alam mo yung nakakalungkot isipin, Marin, diba? Bago tayo tuloy magtapos, no? Ihabo lang na bakit ba pilit niyong pinag-aaway ang Showtime at ang Itbulaga? Diba yung mga ganong aspeto? Ewan ko ba? Na anong meron? Ano ba mapapala ng buong sambayan ng Pilipinas? Pilipino. Kaya nga. Bukod sa pinangakong ano. Hindi naman niya mababayaran ng utang ng Pilipinas. Tsaka hindi naman niya nang ikakabawi natin doon sa nawawalang ano. Yung ayuda na ipinangako. Hoy. Alin sa mga noontime show, nagbibigay talaga ng ayuda, hindi pangako. At saka abangan ninyo, lalabas na si Kuya Will. Oh, diba? Kasi nakapirma na ba ng kontrata? Parang, sa TV5. Oh, oh. Diba? Bago siya mag-frontline Pilipinas. Tama ba ako? Ate Shea. Diba? Nauna na kami, diba? Oh, yan, mamimigay talaga yun ng ano, ng ayuda. Lagi naman yun eh, diba? Oo. Oh. Well, anyways, at least pag namigay yun, so for sure, hindi yun mababawi. Pero alam mo, Mara, isa sa mga may pagmamalaki ko nung weekend, kasi nanonood ako ng It's Showtime. Kasi, ino-observe ko yung sarili ko kapag nanonood ako ng show, kung nakasimangot pa rin ako, tas wali yung joke. Oh. In fairness, nakangiti ako sa buong panahon na nanonood ako ng It's Showtime. Ano pa rin ba sila doon, Nekla? Well, wala naman sila doon. Sino ba ito? Si MC at saka si Lassie ang nanon sa ano, It's Showtime. Ah, sa It's Showtime, ang iniisip ko pala ano, yung Wawa Win. May Wawa Win? Wala nga! Bukla ka, kailan ka ba huli nanonood ng TV? Hindi, kasi iniisip ko. Tamulutang, Biyernes kasi. Iniisip ko kasi nabagin mo si Kuya Will. Oh. Yung pala Showtime na yung sinasabi mo. Bukla ka. Kaya wala na sila doon. Kaya wala nang isip ka din. Ano ba si Nadonita? Klaka. Ay, nako. Nako. Bago matuluyan lumutang ang aking utak. Oo. Pumirma na si Kuya Will. Hintayin natin kasi baka mama ituloy na din yung ano. Huwag ka mag-alala. Itatanong natin kay Ate. Oo. Yung happy, ano? Lucky. It's your lucky day. It's your happy lucky day. At least, hindi lang ako. Ayan, damay-damay na to. Lumulutang ng mga bakla. Pag Biyernes talaga. Mm-hmm. Well, anyways, ayan. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woohoo! Ay, tatlo pala. Ihabol ko. Woo! Yun. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman pong yung Tita Cora. Kami pa rin ang same-same pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok. Of course, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!